everyone, this is Sharon Manang Kitchenette at narito ang mga sangkap na ating gagamitin. Tofu, green and red bell pepper, siling haba, sibuyas, pangkay ng celery, at syempre ang pampalasa natin, ang oyster sauce. At syempre, oras na para magpainit ng cooking oil sa ating pan. Antayin lang natin ito na uminit bago natin iprito ang tofu. At eto na, ipiprito na natin. Kinote ko po siya ng cornstarch para hindi tumalsik yung mantika. Napakadaling sundan lang ang dish na ito. At syempre guys, pagkatapos natin ilagay lahat ng tofu, balik ka rin lang natin ito. Iwasan natin na ma-overcook yung tofu para manatili yung softness niya. At maraming paraan para makaluto kayo ng masasarap na putahe gamit ang tokwa o di kaya tofu. Siyempre, kailangan balik ka rin natin o di kaya ihalo lang natin yung tokwa para hindi ito masunog o hindi ito ma-overcook. At ayan na nga guys, kitang-kita nyo naman, nagiging slight brown na po yung tofu. So, pwedeng-pwede na po siyang tanggalin sa mantika. At siyempre, gagamit tayo ng strainer para matanggal yung excess oil sa tofu. Pagkatapos natin matanggal yung tofu sa ating pan, babawasan natin ng mantika para same pan pa rin yung gagamitin. At syempre, eto na nga guys, binawasan na natin ng oil. Oras naman para igisa na natin yung sibuyas. Tandaan guys, hinaan yung apoy para hindi mabilis maluto yung mga gulay natin at para hindi rin ito masunog. Isunod naman natin ngayon ang bawang. Kung half cook yung sibuyas na ginawa natin, dapat half cook din ang garlic. Keep stirring guys, at syempre isusunod na natin ang bell pepper. I-mix lang natin ito ng sandalian. Pagkatapos isunod na natin yung tangkay ng celery. Ihalo ulit ng saglitan. Kita nyo yan guys, napaka colorful. Syempre naglagay tayo ng siling haba. Pagkatapos natin ito ihalo, ilalagay naman natin ngayon yung prinito natin na tokwa o di kaya tofu. Haluin lang ng haluin ito. Haluin ng haluin na walang katapusan. Siyempre, oras na para ilagay na natin yung oyster sauce. Ihalo lang natin ito. Pagkatapos ihalo, maglalagay tayo ng konting paminta. Pero depende pa rin kung gaano kadami ang paminta na ilalagay ninyo. Pagkatapos natin ito lagyan ng paminta, ihalo na naman natin guys. Pagkatapos ihalo, magdadagdag tayo ng konting tubig. Tandaan nyo guys, hindi nyo na po kailangan i-cover yung pan para hindi po ma-overcook yung mga gulay natin. At syempre, hayaan lang natin ito na kumulo ng saglitan. Pagkatapos ito kumulo, oras naman para tikman natin yung sauce kung tama na yung timpla.
At syempre magdadagdag tayo ng konting sugar. Pero depende pa rin sa inyo kung gaano kadami yung sugar na ilalagay ninyo. Ako kasi, konti lang yung nilagay ko dahil medyo may pagka-spicy dahil doon sa siling haba na linagay ko. Kita nyo yan guys, hindi na overcook yung mga vegetables natin. Look at that. Napaka-colorful, yummy, and healthy. At syempre, oras naman na para ilagay na natin sa bowl yung stir-fried vegetables with tofu natin. And it's dinner time! Guys, hindi po kayo magsisisi na lutuin itong stir-fried vegetables with tofu ni Wen Manang Kitchenette. Just follow the procedure and that's it. Sobrang yummy guys, hindi po kayo magsisisi. And mega shout out to Jay Carmen, Wendy Santoseldes, Lansbid04, Seeker Creative Mind, Margaret Balbino, Elmer Jans, Mirasol Edlon Blag, VD New Zealand, Nora Cabs, Joseph Earl Blags, Net Ganda Blanya, Melanis Max, Team Envina Adventures, MJ Sulicar, Shakis Escobar Blag, Donna Garcia, Maluk Fuentes, Waki Ramos, Jocelyn Custodio, Vicky in Kiwiland, Shara Cislaino, Denden Lifestyle, Jai TV, JMFX, Team Passes, Sheila Shina, and Nods TV. And of course, if you are not yet connected to my YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates on my channel. See you on my next vlog. I love you all. Bye!